Kung hindi ako nagkakamali, nakita ko rin sa social media mo, muli ka bang nakahanap ng pag-ibig pagkatapos nun? Oh, yes. Nakikipag-date po siya, tapos kami na po nun, tapos sabi po niya na ako daw gagastos nung transport, pati yung date daw na pangkain. Tapos sabi ko, ay, wag na. Tapos pinutol ko na po yung ugnayan po na yon. Tapos nakipag-break na po ako. So, sandali ah. Sino muna nagyaya mag-date? Siya po mismo. Nakinagayaya po siya ng mag-date. At kasalukuyan, pag-ibig mo pa rin ba hanggang ngayon? Hindi na po. Ano siya? Influencer po siya. Ah, okay. So, hindi na? Hindi na po. Try C? Esopagus. Hi guys! Welcome to Luis Listens! Thank you very much once again sa lahat ng mga Luisteners natin. Pero bago lahat, baka magtaka kayo, simula ngayon, ang gagawin ko, isa na lang ang susuotin ko, black t-shirt na lang. Totoo yan. At kahit napaka-simple ng suot ko ngayon, napaka-espesyal ng bisita natin ngayon dahil ang tagal ko na siyang kinukulit na makakolab, makasama, at marinig ang kwento niya. Ang kahit anong gawin, trending niya, Queen! Yes, Melinda! Nice house! Nice to meet you, Kuya Luis! Hi, Queen! Finally, natuloy tayo. Kamusta ka? Okay lang naman po. Simpleng mamamayang Pilipino pa rin. Pero mga gano'ng katagal tayo nag-uusap tapos hindi matuloy-tuloy yung... Year of 2022 ata. 2022 pa, nag-uusap na tayo. Kita nyo, tapos ngayon napagbigyan tayo. And thank you very much. At paano ba nagsimula ang lahat para sa'yo? Nagsimula po ako sa pag-post lang po sa Facebook po yung katuwaan lang po. Tapos nag-post lang ako ng hayaan mo sila. Tapos pinulitan ko po ng lalaking manloloko. Tapos nag-try din po ako ng spoken word poetry, yung mga dance cover songs. Kasi bago pa kita nakilala, ang dami kong pinost na meme mo. Okay. Diba? Kasi iba yung facial reaction mo. May isa sa mga pinopost ko palagi, yung parang sa teacher, yung pinost ko, yung sinabing open mouth pero close your eyes, tapos yung picture mo na hindi ka nakikipagbiruan. Tapos meron isang meme na sa gitna ka ng parang field, tapos nakapost ka lang na gano'n. Naka-peace sign ka lang. Nung napansin mo na ang daming gumagamit nung itsura mo sa pag-meme, anong pakiramdam? Ano po, masaya po sa pakiramdam po na nakikilala ka ng sambayan ng Pilipino po yung... Sambayanan! Hindi lang mga dalawa, hindi tatlo, sambayan ng Pilipino ang pagkakakilala sa'yo. Apo, kasi po saan-saan po nila pinapadpad minsan sa earth yung nakapisay mo. Tapos, nung kailan mo unang napansin na medyo nakikilala ka na? Year of 2018 po, until now. Paano mo nalaman, bigla na lang may iba nang nagsishare na, uy, ako yun ah, yung parang ganun. Yung nakitaan ko lang po na maraming pong nag-boost po yung nagtuloy-tuloy po nung 2018 po, tapos nagme-mention po sila sa akin, oh yes, nag-trending ka na, huwag ka muna magbabasa ng mga comments, kasi ang dami daw mga negative comments, ganyan. Gusto ko yung, anong pakiramdam nun? Kasi syempre, ang unang isip mo, nagtitrending ka, astig, kakatuwa. Pero ang kasunod pala ng text sa'yo is huwag ka magbabasa ng comments. Ano naisip mo nun? Para nag-trending ka, sabay aasarin ka lang naman. Parang diba siyempre kung nagtitrending ka, matutuwa ka. Eh nung sinabi na hindi maganda yung mga comments, ano sinabi mo? Hindi ko po pinansin kasi po mas importante naman yung mahalaga eh. Wala kang tinatapakang tao, yung malinis po yung intention niyo po, yung hangarin niyo po, magpasaya ng maraming tao. Pero bago yan, bago yung mga pagpo-post mo, bago ka naging content creator, ganyan-ganyan. Ano ba yung buhay mo dati? Ang buhay ko po dati, isang mag-aaral po. Pumapasok pa po ako sa school po. Pero ngayon, tinigil ko na yung pag-aaral because of the experience before the bullying inside the classroom. Kasi natulak po kasi ako dun sa hagdanan po. High school ba yon? College? College. Anong course mo? Ang course ko po ng college, Bachelor of Multimedia Arts po. Okay. Okay na mapag-usapan yun. Sabi mo natulak ka sa hagdan. Apo. Paano po ako palakad na po ako, galing po ako ng room po na yun.
Then after that, may kasabay po ako ng classmate ko po, tapos tinulak po niya ako. Buti ka ako, hindi dire-diretso po. Tapos paika-ika po ako, tapos pinagtatawanan po ako ng mga senior high school po dun sa baba po. Ano ko nun? Freshman ka ba nun? First year ka ba nun? Opo, first year college po. Yung tumulak ba sa'yo? As in, kumbaga, dati ka pa inaasar, dati ka pa binubully? Dati pa po. Lalo na kapag nagre-report po. For example po, kapag may reporting po sa school po, tapos tatawanan po po nila ako nung kung ano-ano po, pagbababato, pagkukutya po nila po sa akin. Tapos lalo na po sa labas po. Hindi ka nagsumbong sa school? Ano, nagsumbong po ako sa guidance office po, tapos pinatawag po sila ng mga magulang po nila po. Oh. Tapos sabi po sa akin ng guidance office, sayang naman kung hindi mo itutuloy, higher grades mo pa naman. Oh. Tapos sabi ko pa naman, ay hindi ko na po itutuloy kasi na-trauma po kasi ako doon. Family dati mo, nung lumabas yan, kasi syempre sa mga ganong scenario, ang unang-unang magtatanggol sa'yo ay ang pamilya mo. Diba? Opo. Ano ginawa nila nung sinabi mo na may ganong kaganapan? Kasi yung nangyari sa'yo, hindi lang naman basta pangungutya, hindi lang naman pang-aasar. Yung pagtulak sa hagdan, pwedeng katapusan mo na yon, pwedeng good game ka na doon. Ang sabi po ng mga magulang ko na ituloy ko pa rin po yung pag-aaral ko at the same point sa ibang klase na lang or through online na lang or sa Zoom na lang po. Pero ako po yun ang sabi na hindi na po, ipagpapatuloy ko na lang yung work para sa ganyan ipangtustos po ng mga pangangailangan namin po sa pang-araw-araw po kasi breadwinner po kasi po. Kaya di noong ko na lang, time na yun, breadwinner ka na kagad? Opo, breadwinner na po. Kasi po ako na lang po yung inaasahan po sa bahay po kasi yung mga iba po eh wala pong pang petix lang. Opo. Ikaw yung nagsipag talaga. Opo. Okay. Pero ngayon, na kumbaga, kahit kumikita ka naman, umu-okay na rin ang buhay mo. May plano ko pa rin tapusin yung ano mo, yung degree. Pagdating ng panahon po, pag na-settle na po siguro po. Pag naging okay na po yung pangyayari po kasi ramdam ko pa rin po kasi po yung pambubuli pa rin. Nandun pa rin yung pag kumbaga tumatak. Okay. Naging trauma mo talaga, in other words. Wow, okay. Pero isa sa mga napag-uusapan, pag si Queen, ang kahit kasi magkaibigan tayo sa social media, di ba? Na minsan may mga bagay na kailangan mong i-post, may mga bagay na kailangan mong iklaro. At nangunguna palagi dyan ay ang usapang love life mo. Diba? Kung saan, naalala ko, meron ka isang mahabang post dati na nag-delete ka pa ng mga comments. Kasi alam ko, proud ka yan na pinapost mo yung love life mo eh. Babalikan ko lang, ako, correct me if I'm wrong, kasi ginagamit ko lang yung memory ko. Parang ang trabaho niya yata, isang security guard. CQ. Kung di ako nagkakamali. Hindi ko na papangalanan. Anong pangalan ng security guard? At gano'ng katagal? Hindi ko na papangalanan. Tapos anong pangalan? Tatanga-tanga din ako eh, di ba? So, gano'ng katagal kayo? Naging kami po nung year of October 25, 2020. Parang kang manguhula. Kung di ka manguhula, parang alien. Oh, okay. 2023 po. October 25, 2023 po naging. Okay, paano muna nagsimula? Yung paano kayo nagkakilala? Kasi ito'y tumatak sa akin na kumbaga naging parte na pa rin ng buhay mo. Napagdaanan mo na. Okay, paano na muna kayo nagkakilala? Kaya po naging kami po kasi po lagi po kong tumatambay po dun sa guardhouse po. Tapos, bakit? Pwede ka naman tumambay sa convenience store. Pwede ka naman tumambay sa bar. Bakit sa guardhouse ka talaga? Ano sinasabi ko po kung yung mga plate number po yung mga naghahatid sundo po sa akin para malaman po niya. Tapos sinabihan ko po niya po ako na ako may nobyo doon ako. Tapos sabi ko wala pa po. Pumupunta ka doon para sabihin yung plate number. Opo. Okay, so kumbaga para safe. Tama din naman yun, di ba? Tapos, nagparamdam sa bigla sa'yo. Nung mga panahon ba na yun, walang ibang nang deligaw sa'yo? Walang ibang nagpaparamdam sa'yo? Wala po. Siya lang po yung nanligaw po. Pero di ko po alam na may asawa at anak po pala siya. Tapos nakipag-break na po ako sa kanya nung August na po. Ang naiisip ko lang naman, pag kunwari sinasabi mo nga na may isa pang party, ano yan, nagpapatay ng telepono kasi paminsan-minsan tatawagan yan. O ikaw ba minsan? Pag tinatry mo bang tawagan, nakapatay ang telepono. Diba? Kasi syempre, iiwasan mo na may tumawag habang magkasama kayo o hindi kaya pa kayo. Minsan po, ang dami po niyang dahilan po. Yan. Ano yung mga busy, dahilan? Busy daw siya, ganyan. Tapos sabi niya, ay, hindi ako pwede sa gantong araw, ganyan. Tapos minsan, ino-off niya ata yung status.
para di makita po na active na po siya. Tapos ang dami po niyang deleted unsent. Nakainom ka ba? Feeling ko kargado to eh. Deleted unsent. May mga deleted, mga ganyan. Apo. Tapos wala kang medyo naamoy, wala kang napansin. Hindi medyo nakakapagtaka para sa'yo. Nakitaan ko po siya ng kakaiba po kasi po nalaman ko lang din po dun sa pag-open ko po dun sa Facebook, nakita ko po na may asawa at anak po siya. Kasi naka-block po kasi ako dun sa personal FB account ko. O, nung nakita mo na medyo, wow, yun pala, yung setup doon sa kanya, ano nangyari? Nakipag-break na po ako agad-agad nung nakita ko po. Kasi pumunta po ako dun sa FB page ko po na Queen Yasmin. Tapos sinerge ko po yung pangalan po niya. Tapos nung po na finger out na may asawa at anak po siya. Kaya dali-dali po ako nakipag-break po agad para matapos na po yung ugnayan. Para din na po matuloy po yung nangyayari na hindi po tama. Pwede bang, ano ba, tinext mo ba siya na nalaman ko ang totoo, pabuti pa, maghiwalay na tayo, paano yung gano'n, o bigla na lang hindi ka nagparamdam, anong ginawa mo? Nag-text po ako sa kanya na tapusin na natin yung ugnayan natin para... Yun, exacto, tapusin na natin, okay. Hindi ka malang nagalit yung bakit mo ginawa sa akin yun, may pamilya ka pala, walang gano'n? Ano po, sinabi ko rin po sa kanya na dapat sinabi po niya sa akin po na yung pinaka-dahilan po, dapat... Hindi siya nagsabi na binata siya. Dapat sinabi niya sa akin na may asawa at anak po siya. Para in case, para maputol na po yung ugnayan sa lalong madaling panahon po. Tapos ano sabi niya nung inano mo yan? Nung binring up mo yan? Kumbaga, kinonfront mo na siya eh. Anong sinabi niya? Sorry, tapos tinatawad ko naman siya. At yun nga yung time na kung hindi ako nagkakamali, yun yung kumbaga, kahit ikaw kasi ang dami nag-comment sa'yo nang sabi mo hindi maganda, di ba? Okay. Na umabot pa sa point na nagpatay ka ng mga comments mo, di ba? Nag-turn off ng comments. So anong pakiramdam mo nun? Na sinasabi mo nga na ikaw wala ka naman alam. Pumasok ka sa isang relasyon na akala mo naman maayos ang lahat. Tapos nung medyo lumabas ang totoo, eh ganun bigla ang bumuhos sa'yo na nagalit ng mga tao na kahit hindi naman nila alam yung totoong kwento. So anong pakiramdam mo nun? Kasi bullying din yun, ha? Diba? Yung bigla ka nalang titirahin ng napakaraming tao na gano'n, ha? So, kung nangyari na sa'yo yung bullying before, nasabi mo, traumatic sa'yo. Paano pa yung ganyang klaseng bullying? Ano ginawa mo nun? Hindi po muna po ako nag-open po ng mga social media po. In weeks pa po ako nag-open po or months. Para po, hindi ko po mabasa po yung mga negative comments po. Tapos, hindi ko na lang po pinansin po. Kasi once na pinansin niya po, mas talong lalala po. Bibit-bitin mo pa yun. Opo. So wala na yun, tapos na yun. Opo. Kung hindi ako nagkakamali, nakita ko rin sa social media mo, eh muli ka bang nakahanap ng pag-ibig pagkatapos nun? Oh yes. At kasi nakuha yan, pag-ibig mo pa rin ba hanggang ngayon? Eh, hindi na po. Ano siya? Influencer po siya. Ah, okay. So hindi na? Hindi na po. Yun muna. Wag na sino yun. Open ka ba doon? Parang wala ka namang pinost na pangalan ha. Try C? Blank. Si ano, bubulong ko. Sige. Ah, si a**. So paano nagsimula naman yun? Ano po, nakikipag-date po siya. Tapos kami na po noon. Tapos sabi po niya na ako daw gagastos nung transport, pati yung date daw na pangkain. Tapos sabi ko, ay, wag na. Tapos pinutol ko na po yung ugnayan po na yon. Tapos nakipag-break na po ako doon. So sandali ah. Sino muna nagyaya mag-date? Siya po mismo. Nagyaya po siya ng date. Mag-date. Okay. So kung siya nagyaya ng date, paano niya sinabi na, uy, ikaw magbabayad ng transpo, pagkain? May lambing ba? O paano? Di ko maisip kasi. Ano, tinext ba niya? Hindi, minessage lang po niya ako through messenger po. Tapos binanggit po niya sa akin na, uy, pwede bang ikaw na lang muna sa ano, sa pang-transpo pati doon sa pangkain natin mamaya. Oh. Tapos sabi ko, ay, wag na natin ituloy. Sabi ko sa kanya. Wait, gusto kayong ay? Gusto kayong ano? Ay, wag na. wag na natin ituloy. So wala niyan, putol na? Opo, pinutol ko na po yung ugnayan. Okay. Pero nangumulit pa rin po siya, uy, musta na. Tapos sabi pa niya, baka gutom siya. Sabi pa niya sa akin, kala ko galit ka, di ka na namamansin na. Sabi mo? Sabi ko, hindi, busy lang. Eh, paano? Pag kunwari, tinext ka niya ulit, pero eto naman, siya naman ang gagastos. Eh, wag na.
nakapag-move on na. Wow! Pagkatapos niya, nakahanap ka ba na naman ng pagmamahal? Eh, hindi na po muna. Alam, focus po muna sa career po. Hindi po po napapasok ulit ng relationship. So wala, ngayon wala talaga. Wala. Sipin mo no, na ganun ka na, kwento na, ganun nangyari, may other party pala. Tapos yung susunod na dumating sa'yo, ikaw pa yung magiging sugar mommy. Okay, as a content creator, ano ang pakiramdam na may mga tagahanga ka na? I didn't expect it po na kung hindi po. Oh yes, okay. Okay, mga listeners, mag-shift na po tayo sa English. Binagsakan ako ng English. Para sa akin, away na yun. Para sa akin, if you choose to speak in English, then let's do it. So, do you prefer English? Ay, hindi mo Tagalog. Okay, let's try. You were saying? No. Nananahimik ako dito. Queen, huwag mo kong kinukulit. Nananahimik ako. Binagsakan mo ako ng English, okay? So, as a content creator, how did it feel when you felt that you had fans? I didn't expect it kung hindi po dahil... Ituloy mo! Kung hindi po dahil... Okay. Kung hindi po dahil po sa kanila, ano, wala po dito sa kinatatayuan na meron ako ngayon. Kung hindi po dahil sa mga sumusuporta po sa akin simulat sa pool, hindi po nila ako iniwan sa area hanggang sa dulo na walang hanggana. Parang, umamatay ko na ba? May isa ka bang naalala na pinaka-favorite fan moment mo? Kasi ako para sa akin, ito totoo to. Pag na rin nagkakataon na may bata na lumalapit, o hindi kaya yung let's say may lola na lumalapit sa akin, yung pag niiyakap ako, yun yung mga most precious moments para sa akin. Ikaw ba, may ganun ka ba na may isang lumapit sa iyo o isang pamilya na kumisinabi man sa iyo, talagang tumatak sa iyo? May isang tao po na lumapit po sa akin na tumatak po sa isip ko po, na sabi po niya sa akin na ipagpatuloy mo lang yung ginagawa mo, na pagporsigihin mo, mas lalo mo pang galingan, kusayan mo pa ng maigi kasi andyan ka na, ituloy mo na, nasimulan mo na, ayun po. Sarap naman pakinggan yun. Kasi ikaw, kumbaga, nalilinya ka naman sa comedy, obviously. Comedy ka naman talaga. Sino ba mga favorite mong mga comedians? Ang favorite ko pong comedian, si Kuya Luis Manzano. Oh yes. Yun lang. Wow! Binola pa ako, ha? Then, seryoso. Hindi pa, seryoso po yun. Thank you. Pero sino pa ang gusto mo makatrabaho, let's say? Kung kunwari, mag full showbiz ka na, kunwari lang talaga, sinong gusto mo makatrabaho? Ang gusto ko pong makatrabaho, sina Sara Reronimo po. Sara Reronimo? Bago ba siya sa industriya? Ito na naman, nakainom talaga si Sara Reronimo. Nananahimik si Sara dito. Nananahimik, ginawa mong Sara Reronimo. Sara Reronimo. Oh, Sara, napakabait din na tao. Sino pa? Si Regine Velasquez. Puro singers, okay. Kasi very talented din. Okay, Miss Reg. Si Kuya David Licao po. Okay. Si Kuya Dennis Trillo. Dennis Trillo. So, si Dennis ba, nagpalit na ba siya? Yung Dennis, ginawa mo naman Denise. Oh, Dennis Trillo. Si Ding Dong Dantes po, yun lang. Ah, maganda mga choices mo. Siyempre, nakilala ka sa pagpapatawa. Pero yung nag-trend ka sobra-sobra dun sa, ano yun? Yung spoken poetry. Na, yung, actually, yung pinaka-tumatak sa'yo, napalad ko pa yung esophagus, di ba? Esophagus. Habang tayo'y kumakain sa hapagkainan. Pero bago yung esophagus, kailan mo pa ginagawa yung spoken poetry na yan? Ngayon ko lang po na-discover na may mukha TV naman. Mukha naman ngayon mo lang na-discover. Mukha nga kanina mo lang na-discover. De, pero yun, isa yun sa pinaka-hayop na nag-trend na nakita ko na lahat binab... Ano ang pakiramdam nun? Kasi bukod dun sa meme na picture mo, eto, ikaw talaga yung nag-trend kung ano man sinasabi mo doon sa esophagus. Nung kumalat yun, ano naisip mo? Sabi ko, okay to, mas papatok to sa masa and mas makakawili tong panoorin kasi mas mai-enjoy, mas magaganahan sila para hindi sila mabangungot doon sa paligid. Sige, hingi ako ng sample ng spoken poetry mo. Sure. Oo, sige, ano bang technique diyan?
Oh, hindi, yung technique, ano ba dapat? Kung kunwari, kailangan free-flowing ba ang salita mo? O ano ba yung technique? Ano style mo sa pag-spoken word or spoken poetry? Kapag kunwari po, kapag nagbigay po sila ng topic po, for example po, nagbigay sila ng topic na ilaw, tapos i-internalize mo muna po, tapos pipikit ka po na mga 3 seconds or 10 seconds po, tapos pwede na po kayong magdiretso po ng sasabihin niyo po, tapos lumalabas na po. On the spot na po sa babanggitin niyo po, tapos di po kayo gagamit ng papel or ballpen po, ayun. Kumbaga ano siya, kung ano yung maisip mo, lalabas sa dila mo, kumbaga free-flowing lang siya. Apo, apo, tapos to be continuous lang po sa nalalabas po ng mga... Nag-English ka na naman. Eh. Nasabihin! Okay. Kasi ako yun, huwag mo ko sinusubukan. Nakakadalawa ka na, strike to ko na. Sige, susubukan ko yung spoken poetry mo ngayon. Inidoro. Ang spoken word poetry, hindi lang basta pagsambit ng mga salitang may tono at tugma. Isa talaga itong sining o art. 3, 2, 1. Inidoro, inidoro! Habang tayo'y pagkatapos natin kumain sa hapagkainan, syempre, para mailabas yung kinain mo, pupunta ka sa inodoro para ilabas yung mga kinain mo, para ibuga mo. Kasi syempre, alang anamang hindi mo ilabas yung kinain mo. Baka mamaya, paano ka? Siyempre, inaalala mo lang naman yung kalusugan mo, yung healthy mo. Inodoro, tara na eh. Pumunta na tayo sa inodoro. Maglabas ka na nasa loobin mo, and I thank you. Lupet, inodoro. Pag umaga, tinatawag mo ko. Inodoro. Pag tinitingnan ko, naka-ka sa akin, inodoro. Magiging emotional ako, tumatawa kayo. Di pa ako tapos. Inodoro. Pag upo ko, nangingiti ako. Inodoro. Pag kumakain ako ng mais, binabalik mo. Pwede ba yan? Pwede sa akin? Pwede. Oh, kita nyo. Oh, yan. Pwede ba? The king and queen of spoken word and poetry. Bago lahat, Queen Yasmin, may gusto ko bang batiin? Unang-una, kasi sabi mo nga, na kahit hindi ka nagpo-focus sa pagmamahalan, eh sigurado ako maraming nanonood ngayon na talaga ngayon nabibighani sa talent mo, sa ganda mo, at lahat-lahat. Sa mga fans mo muna, anong gusto mo sabihin sa mga fans mo? Sa lahat ng mga fans ko, masasabi ko lamang, sit down, be humble always to me, na, always. Naman, wag na wag kang magiging mapagmataas, and kahit anumang mangyari, kahit anumang tahakin mo, kahit anumang landas ng ngayon nararating at naaabot, and I would like to say thank you for always there to me, na hindi niyo ako pinabayaan, na andyan lang kayo hanggang sa dulo ng walang hanggan. Hindi niyo ako iniwan sa ere, na lagi kayong sinusubaybayan ako hanggang ako'y hawang marating ko yung aking pangarap. Andyan kayo, mahal na mahal ko kayong lahat-lahat, guys. I love you all. Mwama shup shup. Maraming salamat, Koki. Parang si Koki ang kausap ko. At eto na nga, sa lahat ng mga nabighani ng iyong ganda, sa lahat ng pagkatapos na panoorin to, ay, parang iba ang tibok ng puso ko para kay Kunyas. Tugtog! Yung mga magtatangkang mangdigaw at makuha ang iyong matamis na oo, anong gusto mong sabihin sa kanila? Yung hinahanap ko lang po, ano, mabait, masipag, maasikaso, gentleman. Ayun lang, tapos masunurin, matulungin. And I think... Baka pwede maka-request ng isa, kasi isa sa mga request ng team ko, baka pwede mag-duet tayo. Ng bakit nga. gusto ko yung game. Alam mo, sana dumami pa talaga ang katulad mo. Swear, kasi pinapasaya mo ako, nagpapasaya ka ng napakaraming tao. Ang request ng team ko ay bakit ngayon ka lang. Bakit ngayon kaya dumating sa buhay ko? Pilit binubuksan ang sarado ko ng puso. Ikaw pa ay narapat sa akin. At siya ba ay sa akin? Dapat nang limutan. Nais kong malaman. Nais mong malaman. Bakit ngayon ka lang? Nalang dumating. Yes! Queen, maraming salamat. Isang interview na enjoy ko. And
Ito seryoso, nagkukulitan tayo kanina. But I wish the best for you. Dahil nakikita ko sa lahat ng napagdaanan mo sa buhay, na hindi biro ah, mga napagdaanan mo, pero nandyan ka pa rin at priority mo yung magpasaya ng tao. Ibig sabihin, yung goodness na yon ang habol mo, magpasaya, bihira na yon. Sana dumami pa ang katulad mo. Sana kung saan ka man dalhin ng pag-ibig, ng career, eh mahanap mo ang kasiyahan mo. Thank Queen, you. More thank you very much. More blessings. Ko. And thank you for being here sa Luis Lessons. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood. Thank God you, bless guys. You. Si Queen, follow nyo lahat ng social media account. Go, Queen. Follow me on my social media accounts. My FB page, Queen Yasmin. My Instagram, Queen Yasmin. My TikTok, Queen Yasmin. My Shopee and Lazada, Queen Yasmin. Oh, go. And that's it. Thank you very much, thank Queen. You. Maraming salamat sa pagyas sa Luis Lessons. Luisoners, maraming salamat sa inyo. See you, guys. See you. Bye-bye. Ikaw pa ay narahapat sa akin. At siya ba sa akin? Dapat ko nang limutin. Nice.